Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Babalik na naman ako sa inyong harapan. Siyempre, ang nag-iisang online teacher na si Madam Lods. At for today, isi-share ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na software for pattern drafting. Na meron palang ganito, actually. Natuklasan ko lang. And baka yung iba, hindi pa natutuklasan, hindi pa na-discover. Pwede pala na meron software na ganyan. Actually, maliit lang siya na MB. Parang 5 MB lang yata siya. And pwede mo siyang install sa computer. Then kung tinatamad ka na gumawa ng pattern manually, yung nagsusukat-sukat, kasi yung pantalon, hindi ba? Medyo mabusisi rin yan, yung paggawa ng pattern. Ngayon, kung tinatamad ka, nagmamadali ka, or gusto mo ng instantly na siya nang gagawa ng iyong pattern, and then ipiprint mo na lang, ayun, itry mo to. Nilagay ko naman yung zip file sa baba dito sa description box. Kung gusto nyong kunin, kung gusto nyong i-download, install nyo sa computer nyo. Madali lang siya, one click lang, and then go. Ganun na lang. I think, no? Okay naman. Kaya lang, pag pinrint mo daw, mayroon nakasulat dun sa baba na it will print in multiple pages. Yan, maraming pages siyang ipiprint. Kumbaga puzzle siya, ikaw na lang magbubuo dun sa ano. Kasi magpiprint siya, hindi naman automatic na buong malaki talaga. Kasi wala ka namang printer na ganun. Ang printer mo lang siguro sa bahay is yung mga pang-office na bond paper lang yung size, di ba? Yung letter or kung ano man yan. Hanggang dun lang. So, ipiprint talaga niya ng multiple pages. Pero na lang siguro kung ang printer mo, sing laki ng ano, yung malalaki talaga na kaya niyang sakupin lahat ng pattern ng pantalon, baka sakali, pwede yon. Okay? So, hindi pa kasi nasubukan ito. Isishare ko lang, baka yung iba na gustong mag-instant na tinatamad or yan. Pero mas maganda rin, hindi ko naman sinabing gagamitin mo a lifetime. Maganda rin na ikaw mismo na marunong din na manually na gumawa ng pattern ng pantalon. Okay? Na-print mo nga siya, hindi naman totally ganun na ganun. Siyempre, babaguhin mo rin. Merong mga edges na hindi smooth. So, ikaw lang magre-retouch sa gusto mo na or i-adjust mo dun sa tama. Okay? Hindi naman tayo pwedeng mag-rely puro sa isang software. Kailangan din na meron kang sariling diskarte or marunong ka. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. And most importantly, i-click yung bell notification, yung all, para lahat updated ka sa lahat ng mga lessons na aking i-upload. Okay? At i-share mo rin sa mga kilala mong alam mong nag-aaral din sa mga sewing tutorials and pattern making. Ayan, okay? So, ipapakita ko na lang sa inyo yung software na sinasabi ko. Okay, so as you can see, nandito yung zip file sa computer. Zip file. And then, double click lang natin yan. And then, may lalabas na window, which is nandito yung pattern.exe. Okay, you can transfer it to your desktop para easily access. You can drag it to your desktop. And then may lalabas na pulang pantalon na icon like this. Yan ang icon niya. Pulang pantalon siya. Para kapag di-double click mo siya, easy access yun na siya. Okay, ililipat lang natin siya dito para mas maliwanag. And then yan, pag di-double click mo siya, may lalabas na ganyang window. Which is, andyan yung nakasulat na measurement na kung saan i-input mo yung mga measurement na gusto mo. Depende sa pagsukat na ginawa mo. Okay? So, ayan, may total length, hip circumference, may waist, may hip drop, front crotch, and the knee level. So, dyan mo i-input yung mga measurements. So, sa bandang ibaba, meron nakasulat na centimeter, may inches, at millimeter. Depende sa gusto mo or preferred mong sukat. Okay? Ako preferred ko inches, kaya ilalagay ko, ayan. So, let's say for example, gagawa tayo ng pantalon, ang total length na gagawin ko is 38. Ayan. And then sa hip circumference, maglagay tayo ng 40. And then the next one is the waist measurement. The waist, ang ilalagay ko dito, 30. Ayan. Example lang to ha. And then sa hip drop natin, alam naman natin, from waist to the hip bone, ito yung hip drop or hip level. So, ang standard dyan is 6 or 7. So, ilalagay natin 6. Sa front crotch, yun ang crotch depth natin. So, normally, we have 8
0.5, 9, ganyan. So, ilalagay natin 9, for example, para sa crotch depth natin. And then, yung knee level. Yung knee level, from waist to knee, ang measurement niyan, ha? I'm just reminding you. Ililagay natin 17. And then, after mo ilagay, i-click mo yung preview. Pag na-click mo yung preview, may lalabas na figure, na drawing, which is, iyan na siya. Okay, yan na yung ginawa niyang drawing para sa'yo na hindi ka na mahirapan mag-sukat-sukat or gumawa ng manually. Okay? So, pwede mo siyang i-print sa printer. Kaya lang, ang sabi niya dito sa ibaba, na mapiprint siya in multiple pages. So, maraming pages siya. Let's say, for example, mga 10 pages, ganyan. So, pag dudugtong-dugtugin mo lang yun. Depende na lang yung sinasabi ko nga na kung malaki yung printer, kaya niyang i-print as in buo na siya. Okay, hindi ko pa kasi nasubukan ito kung meron na siyang sewing allowance. Pero kung wala, machi-check mo naman yan eh. After niyang lumabas. So, kung wala, ikaw na lang maglagay ng sewing allowance para sa pagtahi. Okay? And then, kung mapapansin nyo, diba, straight cut lang siya. Kasi sa measurement, walang nakasulat, no? Ankle circumference, or which is yung laylayan ng pantalon. So, ikaw na lang bahala ang maglagay or mag-adjust dun sa gusto mong luwang sa kanyang ankle circumference or luwang or laylayan. Okay? So, at saka yung sa pocket, alam nyo naman, mayroong mga markings na pocket dyan. So, you have to, kaya sinasabi ko nga, di ba, sabi ko, mas maganda na marunong ka manually na gumawa. Pang emergency lang siguro na kung sakasakali gusto mo lang mabilisan and then konting trabaho lang. So, mas maganda kasi na marunong ka rin talaga. So, ikaw na rin ang mag-a-adjust para sa pocket, para sa luwang ng laylayan. At least, di ba, nakatulong sa'yo.